Kustisya ngayon ang sigaw ng pamilya ng isang tauhan ng barangay sa Cabuyao, Laguna matapos itong pagbabarilin at mapatay dahil sa away trapiko. Maging ang pulisya na nawagan sa mga makapagtuturo sa sospek na lumutang na. Balitang hatid ni Emil Sumangil, exclusive. Dito naganap ang krimen sa kahabaan ng National Highway, sakop ng barangay Banay-Banay, Cabuyao, Laguna. Ang biktima, ang 35-anyos na si Rodel Apulencia, sekretary ng barangay Lawa na nasa katabing bayan ng Kalamba. Sa investigasyon ng Cabuyao Police, sakay daw ang biktima ng multi-cab na provincial government service vehicle na ito nang putukan ng suspect na sakay naman ng motorsiklo. Isang putok na ng ulo, kasunod-kunod na ng huli. Lumabas daw na ang punot dulo ng krimen, alitan sa trapiko. Batay sa mga testigong nakausap ng pulis na tumangging humarap sa kamera, nagatid ng kanyang kasamahan sa barangay ang biktima sa Cabuyao. Pagparada ng multicab at buksan ng driver ang kanyang pintuan, nasagi daw ang paparating ng motorsiklo ng suspect. Dito na raw nagkaroon ng pagtatalo ang driver at suspect. Si Apulencia raw bumaba ng multicab at lumapit sa suspect. Pero maya-maya lang daw, bumunot na ng baril ang suspect mula sa nakasukbit na belt bag sa kamalapitan na pinutukan ng ilang beses si Apulencia. Anim na basyon ng kalibre 45 ang narecover sa crime scene. Nagtalo ko sa pangyayari, hanggang sa naayos naman. Eh sa hindi naman malaman dahil nakipagtalo naman itong biktima doon sa nakasagi ng motorsiklo. Hanggang sa bigla nila nagbunod ng baril. Hindi nakuha ang plaka ng kulay itim ng motorsiklong gamit ng suspect. Maging ang itsura nito, hindi rumihistro sa mga taga rito pagkat nakasot daw ito ng crash helmet. Kung sino man nakakita ng motorsiklong ginamit ng bumaril dito kay Rodel Apulencia ay lumabas na at makipag-ugnayan sa aming himpilan. Ang mga mahal sa buhay ng biktima, sumisigaw ngayon ng ustisya. Makonsensya naman siya kasi taong napakabait ng anak ko. Emil Sumangil, GMA News.